Luluto tayo ng ito ay coconut gata. Hello guys! Welcome back to my channel. For today's video, tara at samahan niyo ako gumawa ng kakanin. Ayan, gagawa tayo ng kakanin. Kayo ba ay merong malagkit, merong gata, merong panutsa, o merong asukan? Halina at samahan niyo ako. Tara, manood kayo. Kaya mag-stay lang kayo dyan. Alright, sa resipeng ito, makakailangan tayo ng 4 na tasang kakang gata. Ayan, kakang gata, kundi yung purong gata na pinigana. Sa mga palengke natin, may mabibili tayong nyug at pagkatapos ipagagata na natin. Ayan, yan ang ganyan ang bibilihin natin. Or kung wala naman, maaari din tayo bumili ng mga ready-made na kakang gata na sa mga grocery store na bibili. Ayan. Sa unang steps, kailangan lang natin ay 2 cups at pagkatapos, ang another 2 cups ay isi-set aside natin para mamaya sa ating latik. Ayan, pakuluin na natin ng 2 cups of kakang gata, 1 tablespoon of margarine, about 3/4 cup of sugar, white or wash, pwede na rin. And 1 teaspoon of salt, rock salt man or iodized ay pwede na rin. At pagkatapos ay halu-haluin hanggang sa kumulo. At pagkakulo niyan, ihuhulog na rin natin ang ating malagkit rice. Ang ating malagkit rice pala ay 1 kilo lang. Kasya na yung 1 kilo dyan sa isang pan. Maraming serving na yun. Makakagawa na rin tayo ng 2 tray. Reminder lang po, ang ating malagkit rice ay isasalang muna natin o isasaing muna natin bago natin iluto ang ating kakang gata. Ayan. Pagkatapos ng maluto ng rice, saka natin siyang ihuhulog dyan pagkakulo ng ating coconut. At halu-haluin hanggang sa maging malapot ang ating kakang gata or mag-evaporate na yung tubig or bumula na yung ating kumulo na yung ating kakang gata. Ayan, hintayin lang natin siyang kumulo at pagkatapos niyan ay isusunod na natin yung pre-cook nating malagkit rice. Ayan, niluto na natin yung ating malagkit rice. Kung paano tayo nagsasaing ng bigas, ganun din ang pagluluto ng malagkit rice. Medyo babawasan lang natin ng tubig para hindi siya masyadong malata pag niluto natin dito sa kakang gata. Alright? Ayan, halu-haluin natin hanggang sa matunaw ang ating asukal. At pagkakulo niyan, isusunod na natin ang ating malagkit rice. Sa parting ito, ginagadgadan naman natin siya ng luya. Mga half teaspoon lang naman, konti lang naman ang ating kailangan para lang magkaroon ng kanyang lasa.
So, ayan, natapos na natin yung first step. Doon naman tayo sa second step. Pang-iibabaw natin na latik sa ating malagkit. Ayan, ibinuhos na natin ang 2 cups of kakang gata or fresh gata. Ayan, pakukuluan natin yan. Isusunod natin ang panutsya. Ayan, kung wala kayong panutsya, maaaring nyo din gamitin ang brown sugar. At pagkatapos ay pakukuluin natin hanggang sa lumapot na lumapot at maging kulay brown na siya at maging latik na. So, ayan, nakikita ninyo na nagda-dark color na yung ating latik. Hintayin lang natin siya na mag-sticky pa ng konti. Pagka medyo kumakapit na yung ating latik sa ating kutsara ay pwede na yun. Ayan. Ayan, halo lang tayo ng halo hanggang sa maging malapot na at sticky na yung ating latik. Ayan, konting halo na lang. Makikita na natin na kumakapit na yung ating latik sa ating kutsara or ating sandok. Ready na i-transfer ang ating nilutong latik. Ayan, nilagyan na natin una pang ibabaw sa ating malagkit para hindi mag-dry. Pagkatapos, patutuyuin pa natin ng konti yung ating nilulutong latik at ipaibabaw na natin siya. Ayan, bago natin patayin ang ating niluluto, ibuhos na natin yung ating kalamansi. Ayan, pantanggal ng suya. So, tapos na yung ating latik. Ayan, ibubuhos na natin doon sa ating bibingka. Ay, napakasarap nito, lalo na kung malamig. Ayan. Hintay lang natin siyang kumulo ng kumulo. Ayan, ito-transfer na natin siya doon sa ating bibingka. Ayan. Ayan, pwede tayong magluto maski na wala tayong oven. Ayan, makakagawa tayo ng bibingkang latik. Ayan, napakadali lang, hindi ba?
Alright, kung nagustuhan ninyo ang aking video, maraming maraming salamat po sa inyong panonood. This is Nils for Sweets and Journey. And siyempre, don't forget to like and subscribe. At siyempre, i-hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga videos na i-upload. Maraming pong salamat. Until next video. Bye-bye!